Yon, good morning mga papi. Ito nga, kasama ko sila Box John, yung naka-skydrive, and Box Josh. Ayan, yung naka-sniper din, si Box Che, tsaka syempre asawa ko si Kimpay. Pupunta kami ngayon ng Marilake. Pupunta kami in Infanta, Quezon. Tara, let's go! Yung video na yan, credits kay Box Che. Yan, dahil wala akong kuha sa kanyang shot. And then dito sa may bungad ng Tanay, tamang kape muna kami kasi medyo napaaga kami, alas 6 pa lang ata yan. Tamang kape-kape, tinapay muna kami, then batsi ulit, diretso kami dyan ng BNK. Then dito sa BNK, time check 7 AM. Yan, tuwan-tuwa si Manong, dito kami mag-almusal. Syempre ipa-experience natin sa kanila yung mga spot dito sa Marilake. Kasi si Manong, John John and Joshua ay mga first timer dito sa Marilake. Kaya sabi ko sa kanila, dadalin ko kayo or dadaan tayo dun sa mga madalas yung nakikita sa mga pages na pinupuntahan ng mga riders, which is syempre BNK, isa sa mga sikat. Tapos yung iba naman, dinaanan na lang namin, like Jariels, Marquez Bulalo, ganon. Yan, tamang sabit kami ng helmet dyan, no? Tapos natawa kami, sabitan pala ng halaman yan. Then after namin kumain, bira ulit. Tapos tambay kami dito sa may ano, overlooking yung bago mag Santa Maria Laguna. Ayan, tamang syempre, picture-picture din. Ayun, pa-experience ulit natin sa kanila kung paano tumambay. And then na-amaze naman sila syempre sa ganda ng daan, tsaka sa ganda ng paligid, tsaka nung overlooking natin. Ayan, tamang chill-chill lang tayo dyan. Tamang langhap lang ng sariwang hangin. Mula dyan sa overlooking na yan, matatanong mo yung mga windmill sa Pedilla Rizal. Ayan, nakikita nyo dyan mga papi. Tapos biyahin na ulit kami, kasi pupunta na kami rito ng Pinlock Falls para mag-swimming mga papi koys. Ayan, tamang ang kapal lang pag dyan mga papi. And then touchdown, Pinlock Falls. Ayan, dyan paakyat ang Pinlock Falls. After ng Jariels, pang-apat na tulay siya yung Pinlock Falls mga papi, sa mga gustong pumunta. Siyempre, hindi papauli si Joshua, sinisidan ka agad. Oh. Sobrang linaw ng tubig dito mga papi, ha? At sobrang lamig. Ayan, nag-enjoy naman sila Box Josh. At si Box John John medyo nag-aalangan pang lumundag sa tubig gawa ng sobrang lamig ng tubig dito, parang may yelo eh. Diyan, tuwan-tuwa dyan si Box Josh. Yung suit niyang goggles dyan guys, akin yan. Nung nakita niya yan sa box ko, pinagtawanan pa ako, may dala pa daw akong goggles. Pero ang nangyari, siya rin naman yung gumamit. Nang buong swimming namin, siya lang nag-goggles. Ayan, si Manong hindi nagpauli. Sabi niya, kuha na mo rin ako. Isisid din ako, yan. Yan, no, alam, muro ami eh, oh. Tapos si Box Josh naisipang magpa-video dun sa may taas ng poles. Hirap na hirap kami paano umakit dyan kasi ang dulas nung ano, bato. Tapos si Manong dun sa taas dumaan. Ngayon, ang problema niya, hindi niya alam kung paano siya makakababa kasi nga ang dudulas ng mga bato dyan malumot. Yan, tinuturuan siya ni Joshua. Sabi niya, laki-laki ng tenga mo. Lumipad ka na lang, sabi niya. Ayan o, hindi siya baka ano, hindi siya makababa. Tapos itong dalawang girls namin na inggit, gustong lumapit sa poles. Kaya sabi ko, Cheche, tara kapit ka sa kamay ko. Ayan, itutulak kita malapit dun sa poles. Ayan. Mga nag-rent sila ng salvavida. Pwede kayo mag-rent ng salvavida dun guys, 50 pesos, full day na yun. Ayan, oo, diba? Nakakapagpa-picture na si Cheche, malapit na siya sa poles. Ayan, tamang video-video. Kasama na ako dyan mga papi. Mahirap talaga pag ikaw videographer tsaka photographer, madalas ikaw ang walang picture eh. Ayan, nag-enjoy naman yung mga kasama namin. Yan. So feeling ko maulit-ulit tong mga ganitong gala namin kasi na-experience na nila kung gaano kasarap mag-rides. At hindi mo naman kailangan gumastos ng malaki para sa mga ganyang kagandang ano, tanawin, diba mga papi? Napakamura lang ng entrance dito, 30 pesos. Tapos 10 piso lang ang motor, parada, parking. Tapos ang pinakamura nilang cottage dito is 250 pesos. Sulit na, di ba? Tapos pwede rin kayo magpaluto ng pagkain doon sa tindahan pag wala kayong baon.
All in na dito, alak, pagkain, inumin, meron na doon sa tindahan. Pwede kayo mo, kami nga, nagbaon lang kami ng adobo, tapos nagpasaing na lang kami doon. Ayan o, tuwan-tuwa talaga si Jusmo. Sabi ko dyan o, tahi ka talaga. si Kim o, hindi na makaalis doon o. Yan, tamang palutang-lutang lang si Kim Pai dyan, yung aking asawa, at yung si Cheche din, yan. Tamang palutang-lutang lang sila sa poles. Yung mga time na yan, wala pa masyadong mag-swimming dyan sa part ng poles na yan. So, halos solo lang namin yan, mga papi. Yan, yan si Cheche, oh, palutang-lutang lang siya, oh. Takasin muna natin ang mga ingay ng lato-lato. Dito muna tayo sa ingay ng poles. Relax, relax lang, oh. Tuwan-tuwa si Cheche. Tapos, napansin ko si Manong nawala, si Manong Jonjon. Ayun, kumuha na ng tuwalya kasi giniginaw na daw. Nilalamig na. Wala kasing kataba-taba sa katawan tong tao na to. Tapos eto naman si Joshua. Nagre-reklamo. Ang sakit na raw ng braso niya. Eh sabi ko, kanina ka pa freestyle ng langoy dito sa ilog. Paano hindi sasakit ang braso mo? Oh, tiga mo diyan, lalangoy na naman 'yan. Tapos mamaya magrereklamo, masakit ang braso. Oh, 'di ba? Oh, sisi na sisi 'di oh. 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 Tuwa-tuwa doon sa goggles eh. Oh. Hindi ko nga nagamit 'yang goggles, siya lang gumamit 'yan eh. After namin mag-swimming 'yon, tamang kain, may baong kami diyang adobong manok na may atay at nilagang itlog. Tapos yung kanin namin diyan, pinasaing na lang namin doon. 110 isang kilo pag nagpasaing kayo. Sulit na. Kanila na kaldero, kanila siyempre lulutuin na nila 'yon. Hihintayin niyo na lang. Ayun oh, paborito ni Kim, nilagang itlog at adobong atay ng manok. Afternoon, sibat na kami, diretso na kami kila paring Julius or paring Dudoy. Yan si Kuya, napansin ko sama ng tingin sa akin eh. Oh. Eh ayun na nga, nandito na kami sa Manalad Residence at tinur kami ni paring Dudoy dito sa kanyang fish pond. Si Kim at si Cheche nagpakain dyan ng mga talapia. Walang kasawang talapia, mga idol. Yan, nagpapakain sila, nag-i-adjust sila ng pins dyan para lumapit yung mga tilapia. Ayan si Kim, tuwan-tuwa. Oh. Napakasimple lang talaga, napakababaw lang talaga ng kaligayahan ng asawa ko na yan. And then after nyan, pinakita sa amin ni Dudu yung dalawang malaking kakatayin. Dahil sa 26 daw, bibigyan na ng ano yan, sentensya yung dalawa na yan. Kakatayin na daw yan. Ang lalaki, ano po. Ayan na, umalis na ako dyan kasi parang biglang susugod yung baboy eh. And then syempre after nung gabi, ayan na nga, tamang inuman na, hindi mawawala yung inuman. Ayan nga pala yung pare naming Dudoy yan. Siya yung dinayo namin yan sa Infanta Quezon. Shoutout sa iyo paring Dudoy, salamat sa pag-accommodate sa amin, pati ng pamilya mo. Yan si Manong, tuwan-tuwa na naman, si Manong Jonjon. At yan si Joshua, ayan na. Ayun nga pala si Joy Joy, asawa ni Julius, yung umiinom sa dulo. And then yan, asawa ko yan, ito naman si Cheche. Sila yung team pulutan, no? Panay pulutan lang ang tinira nila dyan. Ayan si Joshua, inunahan na yung Canadian Whiskey. Tuwan-tuwa kami dito sa Canadian Whiskey na pinainom ni paring Dudoy. Kasi kala ko una, bote yan, ayun pala yan, no? Plastic lang. Kasi ito nga pala yung mga pulutan namin. Niluto yan ni paring Dudoy. Kalinawan, may dugo yan. Kaya syempre hindi ako kumain yan. Ang kinain ko lang eh yung pork steak. Ayun lang yung pinulutan ko, yung pork steak lang. Yan mga laman loob ng baboy yan eh. Kasi ito pork steak, nakatapat sa akin yan. Tapos may gulay kami. O diba? Tapos ayan, nakainuman namin si Sir Oscar, yung bayaw ni Julius na foreigner. And then, ang bilis lang ng transition dito. Tapos na kami mag-inuman, kulitan na lang, patulog na kami. Nandito na kami sa kwarto ni Dudoy. Yan, nagkukulitan na kami dyan. Nakita nyo naman si Dudoy, nananakal na. Kasi yan, tingnan nyo yung mata, oh. Demonyo talaga eh, oh. Oh, oh. Oh, tapos re-wrestling niya na naman dyan si Jonjon. Re-wrestling niya na naman, oh, tiga mo.
Tapos ako niya, tinutulak niya rin ako kasi ang gusto niya, matulog na kami. Ang kukulit daw kasi namin. Tinamatulog niya na kami. Matulog na kayo. Huwag kayo maigay, sabi niya. Ang iingay niya. Eh, natakpay pa ako. Diba? Yan, nagkukulitan na kami. Ganyan kami kasi ha, pag nagkikita-kita kami, magkukumpare. Minsan lang kami magkita-kita, pero sobrang saya namin. Ayun yung mga solid na barkadahan na sinasabi. Diba? Hindi lang pagkakaibigan, parang pamilya na rin kayo. Kinabukasan pag-ising namin, ayun na nga, may malapit na parang park sa kanila. Ang tawag is prayer garden. Pag pumasok ka doon, parang may mga Station of the Cross doon. Iba't ibang tawag doon yung charang chapter ng buhay ni Jesus Christ. Tas ang daming ribulto. Kung Katolik ka, may enjoy mo rito. Kung deboto kang Katoliko. Pero kahit hindi ka naman deboto, may enjoy mo yung ganda ng paligid. Kasi napaka-peaceful yung lugar. Wala pang 1 kilometro layo na ito kila Julius. Siguro mga 300 meters lang. Lalakarin mo lang, andun ka na. Ayan. Ang ganda dyan, peaceful dyan sa lugar na yan. Tapos halos sobrang linis. Sobrang refreshing. Tapos naglakad-lakad kami dyan. Tinur ko pala kami dyan ng inaanak kong si Samantha. Then nung pauwi na kami, sabi ng asawa ko, TikTok muna tayo bago tayo muwi. Yan, kaya TikTok muna kami. And then ayun na nga, pabalik na kami ng Quezon City yan, mga papi. Maraming salamat nga pala sa Manalad family, no? Kila paring Julius, kila Duday, sa asawa ni paring Julius na si Crystal Joy, sa inaanak namin ni Samantha, salamat, salamat sa experience. Siyempre, kila Ate Jenny, Sir Oscar, Ate Neri, si Inay, si Bunso, si Lovely, lahat ng Manalad family, maraming salamat sa pag-accommodate sa amin. Sobrang nag-enjoy kami, nabusog kami, at babalik po ulit kami dyan para dalawin ang aming kapatid at kumparing si Julius. Lagi po namin kayong kukulitin dyan. Maraming salamat po. At eto nga pa itong mga slideshow na to. Eto yung mga picture namin papunta at pabalik dun sa Maralaki Highway. Tignan nyo na lang, mga papi. Diba? Ang sarap ng paminsan-minsan, takasan mo lang yung mga problema mo. Tapos, punta ka lang, tamang rides lang, tamang nature tripping ka lang. Hindi naman pagiging makasarili ang piliin mo minsan ang sarili nyo para i-restore yung mental health pag sobrang stress ka na. Kaya, yan lagi sinasabi ko sa nila, bigyan nyo ng time yung mga sarili nyo. Magsaya kayo, mag-inom kayo, mag-enjoy kayo, gumala kayo. Deserve nyo yan. I love you all. Babush.